Let's do this. Hey, what's up again mga langga. Welcome, welcome back again sa aking channel. Ayan. So, ang gagawin natin for today is a YouTube tutorial. Secret keys are secret settings na dapat nating ayusin sa ating YouTube channel. Ayan. So, ito na. Uumpisahan na natin. Ito, available po ito sa lahat ng gadgets. Pwede ito sa Android phone, iOS, laptop or PC, ayan, tablet or any gadgets. At ito guys is suitable for all YouTubers. Yan. Wala pa itong pinabili. Lahat pong YouTubers, content makers, pwedeng-pwede po ito. So, ito na. Uumpisahan na natin. Yan. Pupunta na tayo sa ating Chrome browser. Ayun. So, ito na mga langga. Uumpisahan na natin. Ipapakita ko sa inyo o kung ano nga ba ang mga dapat nating ayusin sa ating YouTube channel settings for this year 2020. So, pupunta na tayo sa ating Chrome browser dahil cellphone ang gamit natin. So, it's applicable sa lahat po ng gadgets. Pwedeng sa cellphone, sa Android man yan or iOS man yan. Pwedeng laptop or PC man yung gamit mo, pwede po ito. Applicable po ito sa lahat ng YouTubers. So, nandito na tayo. I-rotate lang natin yung screen para malapat. So, ayan. Dapat po, naka-desktop site mode tayo. Ayan, naka-check na siya. Ang desktop site mode. Ayan. So, ganyan po ang itsura niya kapag naka-desktop site po siya. Ayan. Tapos, i-click natin yung ating avatar profile. So, pupunta tayo sa YouTube Studio. So, nandito na tayo sa ating channel. So, nandyan sa baba, makikita nyo mayroon dyang tinatawag na gear icon or yung settings. Dyan sa my left side. I-click mo lang yung gear settings na yan. Dadalhin ka doon sa site na kung saan makikita mo ito. So, i-click mo yung channel. Yan. So, makikita mo dyan yung mga features niya. Basic info. Ayan. So, unahin natin yung basic info. So, dito sa basic info, makikita mo yung iyong channel name. Ayan. Makikita mo yung iyong channel name. Ayan. Ilong Karakatera. Ayan. So, sa baba niyan, makikita dyan ang keywords. Gano'ng makahalaga ang keywords? Mga langga, ang keywords ay makakatulong para mabilis ma-search ang inyong channel name. So, yan. So, halimbawa, pag nag-type sila ng spoken poetry, there's a tendency na ma-ipu-pull up ng search engine yung iyong channel. Yan. So, ang sa akin nakalagay dyan, spoken poetry, dahil mayroon ako mga spoken poetry contents, may tutorials din, random vlogs, food trips, ayan. Ayan, makikita mo dyan ang Ilonggo Karakatera, ayan, Tagalog YouTube tips and tutorial. Halimbawa, mayroong nag-search ng Tagalog YouTube tips and tutorials. So, mayroong tendency, there is a possibility na ma-pull up yung channel mo pag nag-search sila sa search engine. Yan. So, ang country is Philippines. Yan, Philippines ang ginamit ko para wala nang palitan. Kasi hindi naman tayo dito permanente na sa ibang bansa. Yan. So, punta na tayo sa next is advanced settings. Yan, dito sa advanced settings, dyan mo makikita yung bagong law o bagong protocol ni YouTube.
about sa COPPA or regarding Children's Online Privacy Protection Act o yung tinatawag na COPPA. Ayan. So dyan, mayroon dyan tatlong choices. Depende kung yung videos nyo is made for kids or not made for kids. Ito yung kung yung mga videos nyo ba pwedeng panoorin ng mga bata. Yan. Kung yung mga videos mo ba'y gawa para sa mga bata. Yan. Dyan. Sa pamamaraang yan, mapifilter ni YouTube kung yung videos mo pwedeng panoorin ng mga bata. Yan. So, sa akin nakaset siya sa no, this channel is not made for kids. Yan. I never upload content that made for children. Ayan. So, ayan. Mostly naman kasi ng mga videos ko, ang nanonood is 25 years old and above. So, nakasetting siya sa no, it's not for kids. Ganun. Mayroon kasi mga content creator na some of their videos pwede sa mga bata. So, pwede mong ilagay dyan sa I want to review my settings for every video. Yan. Kasi, mayroon namang iba sa atin na yung video niya pwedeng panoorin ng bata. Mayroon namang yung ibang video niya hindi. So, pwede dyan. I want to review the settings for every video. Yan. So, next is branding. Ano ba tong branding? Yan yung nakikita nyong picture logo dyan sa may right side ng aking video. Yan. So, yung iba, so, pag dinaanan yan guys ng mouse nyo or cursor, yan, makikita mo dyan kung nakasubscribe ka na ba sa channel na yan or hindi. Yan. Sa subscribers ko naman, mostly nanonood, 73% po na subscribers ko ang nanonood ng every videos ko. So, good news yan sa mga subscribers ko. Salamat sa walang sawang suporta. Tapos yung iba nilalagay nila dyan is subscribe logo. So, once na idinaan mo yung mouse mo dyan, pwede kang makasubscribe sa channel na yan na ganun kadali. So, yung sa akin nakalagay siya, mayroon dyan display time, nakalagay siya sa entire video. So, pwede mo namang ilagay siya sa end of your video or pwede din namang custom start time. So, kung anong oras mo lang siya ilalagay. Yan. Nasa sayo yan. So, sa akin nakalagay na sa entire video. So, next is feature eligibility. Yan. Sa akin naka-enable na lahat yung default features ko. Ayan. Tapos, ayan. Features that required phone verification. Ayan. Okay na rin yan. Ayan siya. Naka-enable na rin siya lahat. Ayan. So, next tayo, upload default. O, sa akin nakalagay yung aking pangalan. So, every time na makikita nyo nag-upload ako ng video, nakalagay yung name ko dun. So, dahil dyan. Pwede namang wala yan. So, pwede din namang nakalagay yan dyan. Sa description mo, ito na yun. Mas malaking help ito mga langga. Lalong-lalo na kapag tuwing upload mo ng video, inahihirapan kang mag-isip kung ano yung description na ilalagay mo. Ayan. So, sa akin, nakalagay siya dyan, ganyan. Like, comment, share, subscribe. Or, tapos pwede mo ding ilagay dyan yung dati mong mga in-upload na video. Pwede mong ilalagay yan dyan. Ayan. So, dagdagan natin to. Tapos, ika-copy natin yung so, tapos ipi-paste lang natin dito yung link ng ating channel. I-paste lang dyan. Nandun na siya. So, tapos pwede ka din dyan maglagay ng channel na gusto mong suportahan, pwede mo dyan ilagay. So, balik natin sa ganito. Kasi ang hirap mag-type. So, yan.
So, pwede mo din dyan ilagay yung mga channel na gusto mong isupport. Halimbawa, ang kay We Manehas. Yan, mga admin ito guys ng Team Tigas. So, yan. Tapos ilalagay natin dyan yung link ni We mamaya. So, isulat lang natin lahat. Yan. So, andito tayo. Kukunin natin yung link ni We Manehas. So, ayan. So, ika-copy-paste lang natin yung kanyang link. Ayan. Tapos, back tayo dun sa ating ginagawa. Dito. Ayan. Ipipaste natin yung link niya. Ayan. Next is si Kix Cortez. Ayan. So, back ulit tayo doon sa YouTube. Hahanapin naman natin si Kix Cortez. So, ika-copy din natin yung kanyang link. Yan. So, back tayo doon. So, next is John Rob Otoy Vlog. So, pupuntahan lang natin yung YouTube ulit. I-search ulit natin dyan si John Rob Otoy Vlogs. Yan. Copy ulit. Back ulit tayo doon. I-paste lang natin dyan. Yan. So, next natin. Leia Pau. Ay, no. Mali na pala. Pangalan niya pala is Lipaw na. Lipaw Channel. So, puntahan natin si Lipaw. Lipaw Channel. Naku, parang hindi ko siya makikita. Ayun siya. So, copy lang natin yung link nilang Leia Pau. Back ulit tayo dun. I-paste lang natin dyan. Next. Sino pa ba? Si Enriquez Fishing. Enriquez Fishing Adventures. Tapos hanapin lang natin doon sa YouTube channel. Ayun. And then copy lang natin. Copy link back. Paste. Ayan. So next is si Rekines Adventure. Syempre hindi natin makalimutan yung ating langga Rekines Adventure. Napaka-supportive nito mga langga. So, punta ulit tayo sa YouTube. Hanapin natin si Ricky Ness. Hi. Reckoness Adventure. Ayan. Ang napaka-supportive nating friend. So, back. Tapos, paste lang doon. And then, ayan. So, dadagdag natin dito sa taas. Okay.
please support this featured channel. Ayan, nakarong spelling pa. Support this featured channels. Mga langga. Ayan. Tapos, dito sa baba. Dito lagay natin ha. Just love to know your thoughts. Thoughts, opinions, opinions, and suggestions. And suggestions, mga langga. Feel free to comment down below. Ayan. So ayan na. Yan na lang. Yan na lang ating ilalagay. Tapos, pwede ka magdagdag sa every upload mo ng video. Pwede ka magdagdag kung anong klaseng video yung i-upload mo. So, maglalagay ka ng konti. Kung konting description dun sa video na bagong video mo na i-upload. Ayan. Dagdag ka na lang. Pwede naman yan. So, next, ano tayo? Tapos na tayo sa description. So, visibility. Ayan. Select visibility. So, sa visibility, ayan. Depende yan kung anong gusto mo dyan. Public, private, or unlisted. Ayan. So, ito sa baba, tags. Dito sa tags, depende kung anong klaseng video meron ka. So, nakadepende yung tags sa niche ng video mo. Ayan. So, next is advanced settings. Ayan. Ito tayo sa advanced settings. Ayan. Dito sa advanced settings, ang daming nalilito. Ayan. Dito muna tayo sa standard YouTube license. Okay. Sa standard YouTube license, ayan mga langga. So, unahin natin yung Creative Commons Attribution. Dito sa Creative Commons Attribution, ibig sabihin pumapayag ka na pwedeng gamitin ng ibang YouTuber o ibang content maker yung video mo in any platforms. Tama ba? Yun, in any platforms. Pumapayag ka, binibigyan mo sila ng rights na pwedeng kuhanin yung video mo gamitin sa kung saang platforms man yan. Yan. So, halimbawa dyan sa akin, mayroon akong mga videos na Creative Commons ang settings kasi kinuha ko lang din yan sa filtered yan. Nandyan yung tutorial ko sa how my reuse content got monetized yan dahil inilagay ko siya sa Creative Commons Attributions. So dito naman sa YouTube standard, sa standard YouTube license, ibig sabihin ito yung ikaw yung gumawa ng video, ikaw yung nag-edit, ikaw lahat. So, once na may kumuha ng video mo, pwede mo silang i-copyright strike or i-copyright claim. Yan. Tapos, dito naman sa category. Ang category, yan. So, lagay natin sa entertainment. Yan, category natin. Kasi most naman ang kategory natin nakakatawa, entertaining, ganun. Mamili ka lang dyan kung anong klaseng videos meron ka. Pero sa akin, nakakategory na yan. Kahit tutorial, naka-entertainment pa rin. Yan, pwede ka dyan. Mamili ka dyan. So, next tayo is video language. Yan. Hindi ko na yan,
Yan, kung anong kasing language, kahayaan mo na yan. Community contributions, naka-off lang yan. Caption certifications, naka-none lang yan. Always none lang yan. Yan. So, sa comments, yan. Dito sa comments, yan. Allow all comments. Sa akin, naka-allow all comments yan. Kasi tanggap ko kung ano yung... tanggap ko kung anong reaction ng bawat viewers ko sa aking bawat ina-upload. Yan. Lahat, allow lahat yan. So, users can view ratings for this video. Check lang na. So, ganun. So, dito tayo sa monetization. Yan. Sa iba, marahil ito'y wala pa sa mga hindi pa monetize channel. So, pero puntahan na rin natin. So, sa akin, lahat ng ads dyan, naka-check na yan. So, kumbaga, grab the opportunity. Yan. Check mo na lahat yan, kahit anong klaseng ads pa yan. Yan. So, next is permission. So, dito sa permission, yan. Ayan. Ang ibig sabihin dyan, kung ikaw ba pumapayag na buksan ng ibang account, buksan ng ibang yung iyong YouTube channel. So, naka-access dyan. So, ibig sabihin, ako lang. Ako lang ang pwede magbukas niyan. Yan. Ako lang. Wala na iba. Yan. Depende. Depende kung sinong bigyan mo. Pero sa akin, nakaganyan siya. Hindi ako. So, sa community. Ayan. Sa community natin, andyan. O, ang dami kong moderators. Sila yung mga, mostly ka-team ko yan. Mga ka-grupo ko yan. Sila yung mga moderators dyan. So, yan. Next is approve user. So, ayaan mo na yan. Approve user, kumbaga, ito yung may special treatment ka. Or may VIP ka, halimbawa. Mayroong isang YouTube channel na gusto mong naka-VIP siya sa'yo. Naka-featured siya lahat sa'yo. Yan. Yan yung approve users. Na pag nag-comment siya, siya yung kauna-unahang mga nagko-comment sa videos mo, yan. Niya makikita mo agad, kumbaga VIP sa channel mo, yan. So, yaan mo na yan, lahat na yan. So, next is hidden. Ayan, may hidden ako. So, yaan mo na siya din. Naka-hidden lang siya. Yan, sa hidden, yan yung ayaw mo makita dun sa comment section mo. Ayaw mo siya makita dun. Yan. Yung mga ayaw mo makita ang tao doon sa comment section mo, dyan yan. Siya nakalagay sa hidden. Black words, ayan. Sa black words, ito naman yung i-filter ng mga salita na nakalagay. Halimbawa, may mura. Mga murang salita or yan, yan nakalagay dyan. Yung ayaw mo na words na makita doon sa comment mo or doon sa live mo. O sa comment section mo, ayaw mo makita ang mga words na yan. O pwede mong ilagay dyan. So sa akin, hinayaan ko na yung ganyan. Kasi tanggap ko kung ano man yung mga i-comment nila doon. Tanggap lang. Ako lang yung taong tanggap lang ng tanggap. Ayan. So, wala akong binlock. Black links. Ito yung ibablock mo kung ano. Yan. Wala akong binlock dyan. So, hayaan mo siya dyan. Ibablock mo yung mga links na ayaw mo makita. Channel mo. Yan. Yung halimbawa, nagbaba ng link. Yan. So, hindi siya makababa pag i-binlock mo dyan. Agreements, yan, sa agreements, yan, YouTube, ayan, commerce product, addendum, view agreements, okay, YouTube product terms, ayan, agreement, yan, YouTube, so, okay na tayo dyan, so, pag natapos mo na yan, lahat-lahat, i-click mo lang yung save. So, naka-save na yun siya. So, yun na nga mga langga. That's the end. So, pag natapos mo na lahat ng settings na yun, click save only. Yun. So, sana nakatulong sa inyo ang tutorial na to. So, hanggang sa muli mga langga. Thank you so much sa palaginin dyan. So, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please do like, subscribe, and share. Ayan. Thank you so much mga langga. Bye-bye-bye.